Hey guys, nandito na kami sa part of Siquijor and makikita nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito. Grabe. Ayun yung reason kung bakit gusto kong bumalik dito. So, we will show you the entire place or city later and for the next couple of days. Hey guys, good morning. So, hindi na kami nakapag-update last night. Pero ang ginawa lang namin is pumunta kami sa Runic, wherein may overview ng sea. Tapos we had chill lang. So, yung entrance fee doon is 300 per head and consumable siya for drinks or pika-pika. Pero ano yung kinain namin is beef and rice, tapos nag-beer kami. Right now, dito kami sa hotel kung saan kami nagsistay. And shortly, pupunta kami sa falls. Tapos, papakita ko na lang sa inyo yung video then. Thank you! Hey guys, so andito na kami sa Kambugtahay Falls. It took us around 30 minutes for a motorcycle ride. Nag-rent kami actually ng motor for the entire stay namin dito sa Siquijor. 350 a day lang siya and 3 days namin siya nirentahan kasi 3 days kami dito. Ngayon, medyo sort of solo namin yung falls kasi konti lang yung tao. And magbabasa kami mamaya, tatalon kami, and i-enjoy namin yung view. Yung entrance fee pala dito is only 20 pesos. Hindi pa ako sure kung magkano yung balsa. Meron din silang life jacket na nirerentahan dito. Hindi ko pa sure kung magkano. Hey guys! So, dito ako nag-chill lang by the falls. Nakatapos lang namin yung activity nila dito. So, meron silang balsa. 100 pesos siya for the two of us. And then, meron din silang human drone. So, basically, si Kuya magpipicture and magbibideo sa inyo ng mga IG-worthy na pang-content.
And wala naman siyang bayad, magbibigay ka lang ng tip. So for us, since magaganda yung mga photos na nakuha ni Kuya, binigyan na namin siya ng 200 kasama yung balsa. So ito, nag-share lang kami dito. After this, magmamotor ulit kami around the province and see kung ano yung mga pwede namin puntahan. Medyo continuous tong trip na to. But I'll still try my best to share kung ano yung mga expenses namin and kung ano yung mga napuntahan namin. Hey guys, so andito kami sa Convent of Lazzi. Sa tapat lang siya ng Lazzi Church. So basically, itong place na to was built 1920s. Dito nila nilalagay yung mga lumang gamit sa church nila. And parang it serves like as a museum. So dito yung entrance is only 20 pesos per head. Pero dun sa church naman, free lang naman siya, of course. So papakita ko sa inyo yung mga videos kung ano yung meron dito sa loob. Meron sila dito ang pa-fish spa. And ito yung balete tree. So yung entrance fee dito is only 20 pesos per head. Tapos may mga kainan din sila dyan and bilhan ng mga souvenirs. The potions, t-shirts, keychains, etc. So, maganda yung experience. Medyo nakakapiliti lang yung mga isda. And nakakatakot yung mga malalaki. But overall, cool naman siya. Hey guys, so after lunch kanina, nakatulog kami and around 4:30, saka lang kami nagising. Sobrang sarap nung nap. Probably because napagod kami kanina umaga dun sa activity namin kasi nagmotor lang. Ngayon, I mean kanina, we tried to visit the Paliton Beach kaso apparently may nadisgrasya daw kaya sinarado nila. Ngayon, nagmotor kami siguro mga 10 minutes away from our hotel. Tapos ito yung nakita namin.
free entrance lang. Tapos sobrang lawak nung beach nila dito. So later we'll grab dinner and we call it a day. Tomorrow may pupuntahan ulit kami. Magandang place. Hi guys, so we found a place where to eat. It's called Food Corner. Siguro mga 7-8 minutes away from our accommodation. So we ordered, I don't know if nakikita nyo, pero sisig at saka sinigang na shrimp. So mura lang dito. Magkano yung sisig? $1.20. Tapos yung sinigang $1.40. So, tapos shake, we were also ordered shake. $110 or $100+. So, yeah. Morning, guys. So, andito kami ngayon sa hotel. Inaantay ko lang si Vin matapos magkayos. Kakatapos lang din namin mag-breakfast sa malapit na karinderya dito. So, ang plano namin today is to go to Salagdoong Beach. When may mga spots doon na pwedeng mag-cliff jump. Nakapunta na ako doon last 2017 and experience ko na rin tumalon. At first, medyo scary siya kasi sobrang open water. Let's see kung makakayanin ko ulit tumalan mamaya. Yung Salagdoong would take us around 40 to 50 minutes motorcycle ride. So, medyo mahaba-haba ang motor. But overall, super chill lang din naman nung trip namin dito. So, hindi naman ganun ka-tight schedule and itinerary. After nung beach, pupunta pa kami sa isang beach pero hindi ko matandaan kung ano. Pero baka bumalik lang din kami sa hotel para mag-afternoon nap. Tapos, bahala na kasi kami mapagpag. So, we just arrived here in Salagdoong Beach Resort. So, the travel time took us 50 minutes from San Juan, kung saan kami nakastay. We arrived here exactly at 9 a.m. sakto din na open na yung resort. But sadly, apparently under restoration or rehabilitation yung resort, kaya hindi pa pwedeng mag-cliff jump. Pwede lang per picture taking and swimming. And so yun, enjoy namin yung view. Medyo maganda yung panahon. Kanina nung pagdating namin umambon, pero ngayon lumabas na ulit yung araw. So magki-picture kami dun sa taas na yun. Dalawa yung cliff jump na meron. Tapos magsi-swimming lang kami. And we'll probably grab some merienda dito. And then and pupunta kami sa isa pang beach resort tapos doon naman kami mag-lunch.
Hello guys! So, nandito na kami sa La Arena Triad. So, this is the current situation right now. Ngayon meron silang pa-catering. I don't know kung ano yung event. Pero, they can still accommodate naman walk-ins. So, we ordered bulalo, fried chicken, and shake, and rice. Medyo inulan kami going here, so medyo natagalan yung pagdadrive. But, 20 minutes, around 20 minutes. But, it's still worth the ride, kasi look at this view. So, we're just waiting for our food. Kasi lunchtime na. And after this, we'll take some photos here and we'll head back to the hotel. Hey guys, so nandito ulit kami sa Tubod Beach. Kanina pagkabalik namin ng hotel, nakatulog kami for an afternoon nap. Nagising kami around 4:30ish. And ngayon mga 5 PM, andito na kami sa Tubod Beach kasi sobrang lapit lang naman ito dun sa hotel namin. Yung beach is practically parang sa amin lang dahil sobrang konti ng tao. So, antayin lang namin mag-sunset. Tapos, we bought beer in can. Tapos, yung ticket namin kaninang lunch. Fried chicken and some chips. So, chichel lang kami dito. Patayin lang namin yung oras by the beach. And later on, magdi-dinner. Babalik kami sa hotel and then magdi-dinner kami. Decided to go out kasi ito na yung last dinner namin sa island and we opt to get some pizza and pasta dito sa Marco Polo. Hindi naman din ganun kamahal pero ang ganda ng place. So mayroon din silang mini bar and kami lang yung tao. Medyo maganda rin naman yung reviews online, so I hope masarap yung food. Looking at the menu, more affordable naman siya. So, ito yung mga starters. Ito naman yung mga pizzas nila. So, ang kinuha namin is margarita. Kasi favorite namin yan. And, ito naman yung pastas. We got the carbonara. You also have a choice of your pasta. Kung penne, spaghetti, or mochi. Tapos, here's the dessert. And for the shake, we got choco banana. So, yan yung prices. Affordable naman siya and hopefully masarap. Hey guys, so dito
na kami sa port. We're heading back to Dumaguete. Ito yung ticketing office nila. So, meron siyang number. Kukuha ka dun sa harap. And ang kukunin namin trip is yung 10 a.m. dahil ang flight namin will be at 5 p.m. Medyo maaga. Kaso yung next na trip na would be 1:30. So medyo tricky na kung yun yung kukunin namin trip going to Dumaguete. So in Dumaguete we'll probably grab some lunch and then ikot-ikot kami and bilhin ng pasalubong. Right now the weather is not that good, sobrang maulan going here sa port. Hopefully during the trip namin going to Dumaguete, mas maging okay yung weather para hindi masyadong maalam. So, we'll update you guys later. Hi guys! So, we just arrived here in Dumaguete safely. Medyo bumpy yung ride going here. Pero naging okay naman yung weather. Siguro latter half nung papunta namin dito sa Dumaguete. So ngayon, pupunta, medyo maaga pa kasi dahil ang flight namin is 4 p.m. Now it's just 12 p.m. So we have an ample time to look around the city. Ngayon pupunta kami sa signage na I love Dumaguete and nakadaan kami sa Suliman University. And then we'll grab some lunch here. We're craving for inasal and titingin din kami ng mga pasalubong Silvanas, ganyan, kasi kilala ang Dumaguete sa Silvanas. That's it, and we'll update you kapag nasa airport na kami and kapag nasa Manila na. Hey guys, so dumating na yung food namin. So we ordered paa, pecho, pancit, halo-halo, and soft drinks. And per order dito would cost around 140-ish. Tapos yung isang order may dalawa ng rice. Overall yung food namin costs us 510. I'll also flash yung itsura ng menu nila. And ito yung food. Okay, kain na kami. Hey guys! So, andito na kami sa Sans Reval. So, ang binili lang namin is Silvanas. So, ang price for butter is 195 per pack. It's a isang pack. Meron siyang 10 pieces. Pero kung gusto niyo ng assorted, 210 naman per pack. So, yun yung in-order namin. 3 for Vin and 4 for me. So, inantay na lang namin ma-prepare yung order and then diretso na kami sa airport. Doon na lang kami magpapatay ng oras until our flight. It took us 15 minutes from Sans Reval Cafe. And nag-book kami ng Grab
try. And 80 pesos lang siya, so binigyan na namin si Kuya ng 100 pesos. Ngayon medyo makulimlim na naman outside. Hopefully, mas gumanda yung panahon mamaya kapag flight na namin. So, here's the current situation. Good thing though, wala pa namang any announcements for canceled flight. And yung bagyo na paparating is hindi naman natin super tight. Experience naman sa trip namin is amazing. Sobrang nag-enjoy kami. We really had a good R&R. Yun lang talagang gusto namin is magpahinga. Walang masyadong tight na itinerary, walang masyadong activities. So, gusto lang namin ng beach, kumain ng masarap na food, and basically mag-vacation. So, may mga times lang na nasasad ako kasi ang konti ng mga visitors sa City Hall. Probably because ang dami kasing mga near provinces. So, normally talaga nagde-day trip lang sila. But I hope with this vlog, I'll be able to showcase and give justice sa ganda ng province ng Sikihor. And sana after watching this vlog, ma-realize din ninyo kung gaano kaganda at kung bakit Sikihor ang isa sa pinaka-favorite kong island or province dito sa Visayas. I'm just new here sa vlogging. Pasensya na kung may mga points of this video na hindi kayo masyadong naiintindihan or what. But I hope na sana naging informative tong vlog na ito sa inyo. If you have also extra time, please watch my previous vlogs. I recently had a Europe trip. I went to to Paris and to Germany. And sana, if in case na meron kayong mga future plans going there, matulungan din kayo ng mga recent vlogs ko. Please follow me for more adventures. And again, ingat tayong lahat and happy travels!